Good morning sa inyo mga kapigibankers, sa lahat ng ating mga kapigmates at mga kahagracers natin dyan. So salamat po sa inyo at sabi pa nga ng ibang mga nagchat-chat sa akin, mga nagko-comment, ay na-inspired talaga sila sa pag-aalaga ng mga piglet, ng mga baboy, ng mga inahin. So about sa hagracing, dahil sa mga videos natin at mga vlogs natin, gaya ng isang tao na ito na naging kasama ko ito nung college, ka-boardmate, at yun, kasama-kasama sa pagiging college boy natin. So nag-order siya ng piglet sa akin, isa lang naman, pero yun talaga yung mahalaga, no? Dahil ginawa niya ito para yung kanyang parents ay magkaroon ng libangan at least dahil sa kanilang katandaan. So merong maalagaan, merong magiging stress reliever talaga dahil nga kahit papaano eh, dahil nga matanda na, at least matanggal yung stress. So yung pag-aalaga ng baboy natin is nakatanggal din niya ng stress at masayang mag-alaga, lalo na nakatuwa na lumalaki yung mga alaga natin ng maayos. Okay, so magde-deliver tayo, pupuntahan natin yung kanya mga magulang, magbibigay tayo ng kung anong pwede nilang gawin para mabilis yung paglaki ng kanilang mga alaga. Medication na simple lang naman. So itong ating si nag-order sa atin ay si Kuya Joel. So, isang bata pa na ano, na matulungin sa magulang, nagtatrabaho sa Maynila. So, nagpadala na lang sa akin ng payment. At 'yon, at I salute you. At sana magpatuloy ka dyan ng maayos at tulungan mo ang iyong mga magulang. At kung pwede naman pa sila mag-alaga ng marami, ay tulungan mo sila. So yun lang. Okay, so mamaya-maya nga ay magde-deliver tayo sa Tinago ng isa lang na piglet. So yan, magpapatulong tayo sa kanila. Okay, so para ilagay yung ating box doon sa motor, yung mahiwagang box. Sana si Pits, wala. So mamaya-maya pa naman. So mga last 3 yung ano natin delivery doon. So mamaya pa. Okay, so ito na yung mahiwagang box natin. So ilalagay natin dito sa motor. Kasi mag-deliver tayo ngayon. Sige, Ja. Ja. Jaja. Oh, Pits, hi. Hi, Pits, hi. Kano? Kapigi bunkers? Sige. Tie wire. Sige. Papakabit muna natin. Dito itali ka. Dito yung muslis. Atin ba't kasi? Dito. Tagtan mo pa yun. Mag-brun out. Yun, mag-brun out logo. So yan, tapos na natin setup yan, oh. So mga ano lang, tie wire lang yung ginamit namin, pantali. Okay na yan. Kung bago ka lang dito sa aking channel, please do subscribe, click mo yan, at click also the notification bell, select all para ma-notify ka sa mga susunod kong videos, at paki-like na rin and share para malaman din ng iba yung ating mga videos. Salamat po! Okay, so bago tayo mag-umpisa sa ating video, pa-shoutout naman, sabi ng ating mga viewers, umpisa natin kay Chaddy Yumol. Okay, so pangalawa kay Mas Fair ng Malaysia, at sa kanyang partner in life, si Regine, sa Karawan, Zamboanga City, nag-aalaga sa babuyan at kanilang manukan. Okay, so kay Julius Soyok, salamat sa iyo boss. Aldrin Cabrales, salamat boss. Edmond Picao ng San Andres, Quezon. Yon, at kay Gregorio Rosello. Another one is Donel Manaeg. And lastly kay Jonathan Villarin ng Compostela, Davao de Oro.
Salamat po sa inyo. Okay, so yan, so meron tayong ano, B-complex. So injikan ko muna yung biik natin bago i-deliver. So para at least hindi magka-problema sa kanila. Okay, so ito nga si Kuya Jojo. May lagnat daw siya, so injikan ko rin ng paracetamol. Kapit si injikan. So yan. So injik tayo din ito. So yan, so tigam niya niya. So yan, so nag-inject na tayo ng vitamins ano, para ma-deliver natin yan. Okay, so kukunin na namin yung na-injectan namin at de-deliver na tayo. Napits. Napits, ngiti muna. Hi, napits. Hi, napits. Bye. Ato, adan, damon ka. Ato. Nasikat ka, pits. Pam param pam 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 param 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 pam param pam 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 pararam. Sarado, kaya dyan. Sasara na naman. Okay, so yan, so okay na yung setup natin. No? So mag-travel na tayo papunta doon. Hindi ko alam kung malapit o malayo, pero yung tinago kasi alam ko naman na malapit lang. Pero specifically, yung kanilang area is... O yung kanilang bahay, hindi ko talaga alam kung malayo malapit. So punta tayo doon. At yung bili pala ni kay Joel nitong piglet natin is 3,000. Sa iba nga yung balita ko, mahal na yun mga piglet nila doon. Nasa 4,000 to 6,000 piglet pa lang. So medyo mahal yung mga piglet natin yan dahil sa mga issue nga about ano, ASF, about yon. So maraming issue ngayon about sa pag-alaga ng baboy. Okay, so nakalimutan ko pala magpagas. So pagas muna ako ngayon. Okay, so pagas muna tayo. Andito tayo kayo ni Ante. Ayan. Hi Ante, hi. Ante, hi. So magpapagas tayo dito. Ano lang, kahit mga 2 litro na para sakto. Kaunda, kaunda. Ano ito? Eh ano, minsesetang kami? Ay, mag-insesetang yung marasa. May pasobra. May ano sila dito, eh, Guyo Bano. Hingi na lang tayo. Okay, okay. Adi na lang ako. Ayaw na. Adi lang. Yo. Yummy, yummy. Yummy daw. So nagtanong-tanong tayo dito kasi hindi ko rin alam yung area na to. So malayo pa pala yung bahay, andun daw sa may malapit sa dagat, Duroongan yung tawag. So tuloy tayo. Oh.
Bukang nadali tayo ni kay Joel ah. Medyo malayo pala yung ano nila. Yung barangay kasi nila mula doon sa may highway. So papasok. Malayo pala ito. So mahaba pala yung barangay ng Tinago. So talaga naman kuya ka. Dagdag sana sa ano. Pang gasolina. Kung man nanonood ka sa vlog natin, dagdagan mo yung ano ha. Gasolina. So ito pala yung mama at papa ni kay Joel Alid. Ayan. Okay, so andito na rin tayo sa kanila. So medyo malayo nga from crossing ng ano, highway. So okay lang naman. Ito na sila. Ito pala yung mama ni kay Joel. Say hi anay nay. Hi. So makita man ni kay Joel. Ito pala, so kanina nakita nyo nag-inject na tayo ng B-complex ano. So ito, pagka nagta-travel talaga or nag ano tayo ta-transport ng mga piglet, so kasama ito, so Elec-V. Or kahit naman anong electrolytes, sabi ko nga sa inyo, palagi naman sinasabi ko na kahit anong electrolytes pwede. So Elec-V lang kasi ito yung nasa amin, madaling bilhin kumbaga. So one sachet, 1 gallon, so yun yung papainom nila dito para bumalik agad yung gana. Kung halimbawa tumamlay man yung piglet, is bumalik agad yung gana ng piglet natin. So ito po, ano ko na lang sa inyo. Tapos puntahan natin yung piglet. So meron silang ano dito, pig pen. So tingnan natin para at least may idea rin kayo sa mga pig pen ng ating mga ano, hog raiser dito sa amin. Okay, so ito dagat pa itong area nila dito eh. Coastal. Coastal area. No? Oh, may da kami kuan. Ano pa ito? Kuanin nga. Patok nga ito, ha? Kuan ito. Patok? Ang ganda naman na lang ng ano nila, pig pen, oh. So ito mga bakaw, di ba? Bakaw ito, no? Bakaw. So andito tayo. Ah, miyapi. So ang ganda ng pig pen nila, nasa taas. Ayos na ayos. So elevated para maayos yung ano. Maayos yung ventilation. Para hindi maabot ng tubig. At saka hindi maabot ng tubig. Yan yan. So ito yung kanilang pig pen. So kawayan. At saka ito matibay na kahoy ito eh. So miyapi. Abakaw mismo talaga. So matibay yan. So ito. So matagal tong masira pagka ano. Pero papalitan din kasi pagka malaki na yung baboy talaga eh, sinisira talaga nila yan. Yung kinakain yan eh. So yan. Opo, sa kagalon. So ito pala yung papa ni kay Joel. Hi kuya. Hi. So yan. Hi. Yan. Kasi yung piglet natin talagang condition na yan. So nakita nyo naman sa mga video natin kung paano tayo mag-alaga ng mga piglet sa bahay or sa farm natin. So medication, alam nyo na. So pag nagta-travel, sinasabihan ko rin yung mga bibili na talagang fully medicated na yan. So condition na. Sabi ko nga sa inyo, mas madaling mag-fattener kaysa mag-alaga ng piglet o kaya ng inahin. Kasi pagka maayos na yung kalagayan nila, lalo't medicated na doon sa farm, hindi na yan nagkakasakit basta-basta. So yan po, so andito na tayo. Ano? So yun nga, so babalik na lang ako dito kasi yan kasi hindi pa namin napurga. So at least pupunta na lang tayo dito free of charge kumbaga. So para purgahin at mag-inject na rin tayo ng vitamins. Okay, so ganyan yung ginagawa natin kahit ilan man yung i-deliver natin na piglet. Kung kailangan nila ng talagang, kasi sila naman hindi marunong mag-inject o kaya mag-medicate. So tayo na lang ang gagawa bilang tulong natin sa ating mga kapwa hog raiser. So yun lang muna ano, kasi hapon na rin at kailangan pa nating umuwi. Salamat sa inyong panonood. God bless and bye-bye.